Al ling namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw, at tutugon naman siya. Tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay ang aking asawa at hindi na aking Baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan, at sa kaawaan, ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Iyahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo nakahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay, ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihin,
ikaw ay dakila. Iyahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, inawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Simula na naman po ng ating linggo, simula ng ating pakikibaka sa pang-araw-araw nating mga suliranin, mga alalahanin at mga responsibilidad. At sa unang araw na ito, tayo po ay pinaalalahanan na dapat nating taglayin sa anumang pagkakataon ng ating buhay ang pananalig sa Poong Jesus Nazareno. Yung pananampalataya na laging sinusubok at nasusubok sa panahon na kung kailan tayo talagang pakiramdam natin down na tayo, pakiramdam natin ay wala na talaga tayong ibang maaasahan o matatakbuhan. Madali po kasi, no? Gaya ng madalas natin pinapaalala, madaling sabihin na mayroon tayong pananampalataya kapag busog tayo, kapag wala tayong problema, kapag healthy tayo, madaling sabihin, "Viva Nazareno." Pero yung mga panahon na darating sa buhay natin,
na tayo po ay susubukin kung talagang nananalig tayo sa Poong Nazareno. Kaya nga sa atin pong kwento, naririto po yung isang pinuno ng mga Hudyo, pinuno o leader, nangunguna no, sa paghahandog o kung saan mang ano man ang pinangahawakan niya. Pero kahit gaano siya kataas sa tungkulan, kahit gaano siya makapangyarihan, sadyang may mga bagay na hindi niya kayang saklawan. Ganon din naman, yung babaeng 12 taon ng dinudugo, 12 years na naghihirap sa kanyang karamdaman na hindi maintindihan o hindi malaman kung ano ba itong sakit niya. Marahil wala na rin magawa ang mga doktor sa kanya. Kung kaya'n, pananalig na ang kanyang kinapitan. So yung pinuno, kung gaano man siya kamakapangyarihan, wala itong nagawa para maisalba ang buhay ng kanyang anak. Itong babaeng 12 taon ng dinudugo, kahit sinong eksperto, magaling na doktor noong panahon yun, wala rin magagawa o nagawa sa kanya. Tanging nang sila ay magpakumbaba na lumapit kay Jesus, doon lang sila nagkaroon ng kagalingan. Pero yung nakita ni Jesus sa 2 taong ito, taglay nila yung paniniwala, yung pananalig nang sila ay lumapit na matutulungan sila ni Jesus. Nung mga simula ng pandemya, madalas po nating sinasabi at naging katagaan na natin ito, sa panahon ng kagipitan, kanino tayo dapat kumapit? Sa Nazareno. Sa panahon ng kagipitan, sa Nazareno tayo lalapit dahil tanging siya lang ang makakatulong sa kung anuman ang dinadala natin sa ating mga balikan, sa ating mga puso. Hindi pwedeng baliwalain. Minsan nakakalimot tayo kung kani-kanino tayo kumakapit. Kumakapit tayo sa tao, kumakapit tayo sa pera, kumakapit tayo sa patalim. Pero mas lalo lang tayong nahihirapan, mas lalo lang tayong nasasaktan. Kung kay Kristo ka kakapit, hindi ka masasaktan. Pero hindi pwedeng basta-basta kapit lang. Kailangan nating kumapit ng may pananampalataya. Hindi tayo bibiguin ng Poong Jesus Nazareno basta't manampalataya lang tayo sa Kanya. Amen? Magsitayo ang lahat. Hindi ninais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay, ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumalapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Ang ating pong itutugon, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at iyong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin,
Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, naway mapahilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa makinang nabukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alak at inamay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala at buhay na dalisay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sanawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
sa'yo, huwag nawang pababayaan masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan ng puso. Tinig mo'y isang awit pag-ilong. Ako'y akain sa daang matuwid, huwag nawang paba mabikani ng panandalian at uwan. Narilang ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso. Tinig mo'y isang awit pag-ilong. Siguwa sa aking kalooban iyong masdan, pahupain ang ng kalungkutan, iyakapin ng buong ipin iyong anak ng mayakapin ng bayan mong ibig. Panginoon ko, hanap ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilong. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Aral mo ang
Espiritu.